Jimmy Entertainment. Hi, good afternoon. First, congratulations kasi last year parang mention ni po Sir Dan na hindi ang plano niya sa Hello Universe, parang sinabi niya gusto niyo ah, yes. Na-meet po ba yung expectation niyo sa first directorial job ngayon na gumawa na kayo ng pelikula na ito? I'm very happy with the product. Nakita ko na yung buo. Sila hindi pa nila napapanood yung buong movie. I'm very happy with the outcome. But of course, being a first-time director, nakikita ko yung mga... Siyempre, marami pa akong kakainin bigas. Kumbaga, ika nga ni FPJ. Siyempre, nakikita, ay, sana pala nilagyan ko pa ng ganito or ganito. Siyempre, meron pa rin frustrations. But for a first-timer, I'm happy. Nung nakita ko yung trailer last month, ang una kong naisip yung inspired ba to dun sa movie ni FPJ and Julian na Isusumbong. Actually, yung title lang naman, yung isusumbong kita sa tatay ko, ginawa kong itutumba ka ng tatay ko. And yung FPJ Julian, which is me and Sia. But that's as far as it goes. The story, walang kinalaman. So parang may added flavor din na comic. Sorry, isa na. Kasi Sia, tagal ka namin hindi nakita sa movie. Deliberate ba na hindi ka muna gumawa ng movie? Or deliberate ba na hindi ka muna gumawa ng movie? Tapos, since nung last na nakita ka namin, parang bata ka pa talaga. Dumaan ka ba sa tinatawag nilang awkward stage dun sa, especially dun sa mga child story na nagiging story? Well, actually, after po nung Miracle in Cell number 7, nung nag-pandemic po, nag-decide yung mommy ko na punta muna kami ng province. Which is, I'm really grateful sa decision niya na yun kasi parang nung bata kasi siya, may mga experiences siya like climbing trees, na makakapag-bike ka around the village, mga ganun. Tapos, tabing dagat din yung bahay namin sa Mindoro. So, sobrang grateful ako na during the pandemic, nandun kami, COVID-free yung village na yun. And naranasan kong to be outside movies and the industry for a little while. And marami akong natutunan dun sa ginawa ng decision na yun ni Mommy. Pero after ilang years din kami nag-stay dun, my mom asked me kung gusto ko pang mag-artista or we can just go back to England and mag-school na lang ako doon. And sinabi ko sa kanya na hilig ko talaga and passion ko din talaga yung acting and being part of the industry. And alam ko din na pagka-actor ka, mas nabibigyan ka ng voice or ng influence sa social media, ganun. So, gusto kong i-take yung opportunity ko na ganito na may mga platform ako to inspire other people and youth. So, ayun po. Pero sana ngayon magtuloy-tuloy na rin na may mga movies ulit tapos yung mga project ko ulit. Thank you. Thank you very much. That was Nurse Alma of Jimmy. And good luck sa movie mo. Charot. may launching movie siya. For Andrew and Jano. Paano nyo di-describe yung sarili nyo as dads? Tapos nung ano yung mga namanan nyo sa mismong dad nyo na ginawa nyo naman ngayon sa mga anak nyo? Protective. And siguro isang pinaka-important na naturo sa akin ng dad ko is yung education. So I see to it na ma-aral, matapos yung apat kong anak. And yung dalawa kong anak dun sa apat, gusto mag-showbiz. Pero dahil nga mahirap ako. Isang asawa lang, Ben. Isang lang. Ayan. Alam mo naman yun, ang hindi nila alam. Ay! Wag po! So, sinasabi ko dun sa dalawa kong anak na it's hard to be successful as an artista. Kasi isa babae, isa lalaki. Sabi ko, at pag sumikat ka man, that 1% na sumikat ka,
baka lalo na yung babae ko, sabi ko, yung panganay ko, si Mika, sabi ko, baka ang maximum mo lang sa career mo, 5 to 10 years. So after that, ang hirap, where will you go, sabi ko. Kaya sabi ko, I gave you na, the right education para diyan ko kayo gusto pumunta. As much as siyempre gusto nila maging artista rin, like their dad, eh mas inuna ko na yung ano. Kasi ang hirap din ang pinagdaanan ko tol eh. Ikaw, ako, paros pareho tayo nagsimula eh, di ba? Minsan meron, minsan wala. So, ang hirap din. Mahirap. So, ayokong maranasan nila yung downs ng show business. Kaya dinidiscourage ko sila na mas importante yung education. If I may add, si Anjo, before he became dad to his children, he became dad to his siblings, if I'm correct, because their father left early. So siya, bilang the eldest, stood as their father, yung mga siblings. So I think, saludo ako dun sa iyo. Ako naman, what I learned from my father na pinasa ko sa ginagawa ko rin sa children ko was maganda. Kasi ang daddy ko laging sinasabi niya, children are the most oppressed people, some of the most oppressed people in the world. So kahit ng mga bata kami, hinahayaan niya kung pag may kasalanan kami, hinahayaan niya kami mag-explain kung bakit namin nagawa yun. Pag naintindihan niya, okay, sorry, sorry. So we had a voice, we had, pwede kami mag-reason out. So that's what I do with my kids. Plus, he was the sweetest dad. So, ayun, ganun din ako sa mga anak ko. Yung kahit malaki na ako, pareho na kaming adults ng daddy ko, eh, nagbebeso pa rin kami, nag-I love you pa rin kami, nag-hug pa rin kami, madalas. So, yun pa. So, one last question. How far are you willing to go para yung title na yan magamit sa tunay na buhay? Hindi naman yung papatay, ha? Pero how far are you to protect your kids? Itutumba ko talaga yung mga ano, pag merong umagrabyado sa mga anak ko. Alam naman ni Anjo yan eh. Mainit din ang ulo minsan sa mga but yeah, of course, lalo na pareho kami, puro girls ang kids namin. Well, he has sons also, but we have two girls, so very protective ako, so fitting for the title. Yes, Ma'am Pilar? Same siguro. I think any father... Nangyayari na ba? Hindi pa. Sa awa ng Diyos, hindi pa naman nangyayari na na-challenge ako dahil sa mga anak ko or may nag-agabreado sa kanila. And I pray for that. Kasi, like Janice said, ako baka, ano rin eh, ayokong dumating yung time na... Kasi ano rin ako eh. Mas mainit ulo nito sa akin. Mahirap na. Kaya ano na lang, I see to it na they're okay bago sila tinatanong ko, kumusta yung mga kaibigan nyo? Kumusta yung school? Kumusta yung friends? So, para alam ko na nasa, hindi sila naliligaw ng landas at walang nang lolo ko sa kanila. So, parang inuunahan ko na kasi. Ayoko dumating sa puntong yon na magalit ako kung sino nang apis sa mga anak ko. Okay lang ba, Pilar? Tsaka sinasabi namin, dahil parehong babae, ang payo namin pagdating sa mga boys, wag lang kayo maghahanap ng katulad ng mga daddy nyo. Yun lang, wag lang sana. Abayin naman tayo. Okay, thank you and good luck. Thank you daw.